Panginoon, napakatamis nga po ang manalangin sapagkat ito'y inyong kasangkapan na ipinagkaloob niyo sa amin upang aming magamit sa paglapit sa inyo, sapagkat tanging sa pamagitan ng panalangin lamang kami maaaring lumapit sa inyo. At nawa sa gabing ito, lumalapit kami ang puso namin bagbag dahil po sa aming pagkatao na kami hindi kumpleto at hindi kami perpekto. Kami po'y nagkakasala at maaaring nakagawa kami ng kasalanan kanina pa lamang. Kaya naman humihingi kami ng iyong pong paglilinis, ng iyong pong habag. Kami po'y nakikiisa sa inyo sapagkat sinabi ninyo, kung kami nakikiisa sa inyong bugtong na anak na si Kristo, patuloy kaming nililinis ng kanyang banal na dugo. Kaya ngayong gabi, Panginoon, tanggapin po ninyo ang aming pong paglapit at panawagan sa inyo para po sa aming mga pangangailangan sa Iglesia. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Naupo tayo. At sa ating pagpapatuloy sa ating series about prayer, ating natalakay nakaraan ang authority o ang layunin ng panalangin. At ang layunin ng panalangin ay nabuo natin sa isang acronym na kung tawagin ito ay ACTS, Adoration, Confession, Thanksgiving, and Supplication. Na sa simulan ng ating panalangin, dapat bigyan natin ng diin yung adoration. Lumalapit tayo sa Kanya na may kababaang puso, mayroong pagsamba, may pag-adore sa Kanya. Tulad ng isang anak na nagmamahal sa kanyang ama, lumalapit na mayroong kailangan, andun yung pagsuyo, andun yung pagsusumamo, mayroong pag-ibig puno ng kainitan sa presensya ng kanyang ama. At ito ang ating dapat gawin, na tayo sa ating paglapit, dapat may kababaang puso na lumalapit tayo sa Diyos upang hingin natin ang ating mga pangangailangan. At ngayong gabi bilang iglesia, malam natin may kailangan tayo para sa ating pagsamba ngayong Sunday. At natalakay natin ang lahat ng iyon. Ngayon naman, atin namang tignan ang kapangyarihan naman ng panalangin. Na pagdating sa panalangin, maraming panipaniwala rito, may iba't ibang paniniwala ng kapangyarihan para sa panalangin. Maraming kasabihan na ang panalangin daw nagiging makapangyarihan kapag mahusay magsalita, mahusay magbigay ng tinig, o di kaya kailangan siya ay nag-speaking in tongues, siya po ay nasa espiritu, kailangan na tumatayo yung kanyang balahibo at nagiging makapangyarihan. Now, dapat natin itong paliwanag sapagkat hindi dyan nababatay sa anumang mayroon ng tao sa paraan ng panalangin o anumang prinsipyo ng panalangin ang kapangyarihan. Ang kapangyarihan sa panalangin ay ang Diyos lamang. Siya lamang ang tanging kapangyarihan. Kaya ito naman ay laging patuloy na sinasumamo ni Apostol Pablo ang lagi tayong nananalangin. Tulad na lamang halimbawa ng Ephesians chapter 6, ang sabi ni Pablo sa verse 18 na ito'y kanyang panawagan sa mga Kristiyano sa Ephesus, ganito ang sabi niya, manalangin kayo sa Espiritu sa lahat ng panahon. Sa lahat ng panahon, sinabi, sa bawat panalangin at pagsamo. At sa bagay na ito ay maging handa na may buong pagtiyaga at pagsusumamo para sa lahat ng mga banal. Nakita natin ang pagsusumamo ni Pablo na dapat natin gawin bilang Kristiyano ay mayroon tayong talagang nasa espiritu tayo ng pananalangin. Ibig sabihin, nasa espiritu tayo, nasa koneksyon tayo sa ating Diyos na espiritu. At kailangan ito'y ginagawa natin sa lahat ng panahon, sa bawat panalangin at bawat sandali. Colossians chapter 4. Gusto kong bigyan pansin to. Colossians chapter 4 verse 2. At idalangin din ninyo kami na buksan ng Diyos para sa amin ang pinto para sa salita upang aming maipahayag ang hiwaga ni Kristo na dahil din dito ako'y nakagapos. Maging si Pablo, humihingi siya ng panalangin. Bagamat siya'y malapit sa Diyos, siya'y mayroong, ibig sabihin ay talagang mayroong personal relationship with God sa kanyang pangangaral, ngunit humihingi siya ng panalangin na dapat ito'y ilapit natin. Lalo na ngayong Sunday, marami tayong mga ngaral ngayong Sunday, simula doon sa devotion hanggang sa pagbibigay ng
ng scripture, yun ay isang pangangaral pa rin. Kailangan natin ipag-pray ang mga kalalakihang ito na sana ang Diyos ay magbigay ng pinto sa puso ng bawat isa upang mapakinggan nila. Again, sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, ang utos ni Pablo roon, pray without ceasing, walang tigil sa panalangin. Napakalaga po ang panalangin. At ang panalangin ito ay mayroong kapangyarihan. Kapag tayo po'y nagkukulang sa panalangin, ibig sabihin, hindi natin binibigyan ng halaga yung kapangyarihan nito. Ang kapangyarihan wala sa atin. Wala sa ating itsura, wala sa ating emotions, ano pa man, kundi nasa Diyos lamang. Kaya kapag kulang tayo sa panalangin, wala tayong tiwala sa kapangyarihan ng Diyos. So ang kapangyarihan ito ay mayroong ibibigay sa atin. Sa ating paksa ngayon tungkol sa kapangyarihan ng panalangin, ano ba ang nabibigay ng kapangyarihan ng panalangin? Mayroon tayong walo na matatanggap pagdating sa pananalangin. Ngunit ang titingnan na lang natin ngayon ay apat, loobin ng Panginoon. Unang-una, ang kapangyarihan ng panalangin ay nagbibigay sa atin, number one, kapatawaran. Hindi ka pwedeng mapatawad ng Diyos sa iyong kasalanan kung hindi ka mananalangin, kung hindi ka tatawag sa Kanya. Hindi automatic yun na patawarin ka ng Panginoon. You have to pray. At ang panalangin ito, hindi ito babaliwalain ng Panginoon sapagkat Siya nagbigay sa atin ng privilege. Siya nagbigay sa atin ng kasangkapan para gamitin natin na lumapit sa Kanya. At number one na ibibigay ng kapangyarihan ng panalangin ay ang kapatawaran. Tulad halimbawa ng 1 John chapter 1 verse chapter yes 1 John chapter 1 verse 7 to 8, ganito ang pagkakasabi ni Apostle John. Ganito ang sabi niya, verse 7. Ngunit kung tayo'y lumalakad sa liwanag, na tulad niya na nasa liwanag, may pakikisama tayo sa isa't isa at ang dugo ni Jesus na kanyang anak ang lumilinis sa atin sa lahat ng kasalanan. Ano ibig sabihin ng lumalakad tayo sa liwanag? Tulad ni Jesus na nasa liwanag. Ang ibig sabihin, hindi tayo nakakalimot na mamuhay sa liwanag ni Kristo at yun ay sa pamamagitan ng ating confession, ng ating kasalanan. Walang sino mang taong hindi nagkakasala sa bumaghapon. Kaya nga, ang prayer natin is prayer unto life. Yan to life, sapagkat ang pagsisisi rin ay sa buong buhay. Ngayon, kung hindi tayo nananalangin, hindi tayo nagko-confess, eh sinasabi natin parang wala tayong kasalanan. Verse 8, ang sabi sa verse 8, kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating mga sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Kung pinapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat na banal at magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Kaya nga, hindi maaaring hindi tayo lumakad sa kalinisan ni sa liwanag ni Kristo na walang pagsisisi. At kung may pagsisisi, napakadali pong magpatawad ng Panginoon. Doon po natin matatanggap yung kapangyarihan ng panalangin, kapatawaran. Verse 10, kung sinasabi natin tayo hindi nagkakasala, ginagawa natin siyang sinungaling at ang kanyang salita ay wala sa atin. So ang una pong matatanggap natin sa kapangyarihan ng panalangin ay ang ating kapatawaran sa Diyos. Number two, hindi lamang kapatawaran ang matatanggap natin mula sa kapangyarihan ng Diyos, ay pangalawa, kapayapaan. Kapayapaan mula sa Diyos. Ito yung lunas ng ating kabalisahan. Kung tayo po'y balisa, may problema, meron tayong hinaharap na malaking problema, anumang problema, karamdaman o ano paman, kahirapan, anumang klase ng kabalisahan, ito po yung kapangyarihan ng Diyos ang dapat nating matanggap. At ano to? Ito yung kapayapaan. Philippians chapter 4 verse 6. Ganito ang sabi sa Filipos 4:6. Ganito ang sabi. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Pag may kabalisahan tayo, number one nating isipin, huwag tayong mabalisa. Bakit? May kapangyarihan ang panalangin. Sinong kapangyarihan? Ang Diyos. Mayroon tayong Diyos na kailangan nating tawagan. Kaya may kapangyarihan panalangin. Kaya sabi dito ni Pablo, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin
at pagsamo na may pagpapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Yun po yung, ito yung lunas sa problema, kabalisahan natin. Hindi, wala tayong alam paano natin gawin ang mga bagay, pero dapat huwag tayong mabalisa dahil sa isip natin, may Diyos, siya yung kapangyarihan ng ating pagtawag. At anong magiging resulta? Verse 7, ganito ang sabi, at ang kapangyarihan ng Diyos, nakita natin, kapangyarihan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Yun ang mag-iingat ng puso natin na huwag tayong gumawa ng maling desisyon, huwag tayong magkasala, huwag tayong gumawa ng anumang masamang isipan na dahil sa problema natin, na lumapit tayo sapagkat ang ating panalangin may kapangyarihang matatanggap na kapayapaan. Ikatlo na matatanggap natin mula sa kapangyarihan ng panalangin ay ang kalakasan. Kalakasan. Itong kalakasan natin, ito'y prayer ni Pablo sa Ephesus. Basahin natin Ephesians chapter 3. Ephesians chapter 3, verses 14 to 16. Ganito ang sabi ni Pablo. Dahil dito ay niluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama, na sa Kanya'y ipinangalan ang bawat sambahayan sa langit at sa lupa, upang sa inyo'y ipagkaloob niya ayon sa kayamanan ng Kanyang kaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu sa pagkataong loob. Paano po nila matatanggap itong kapangyarihang ito na palakasin ng kanilang ang kanilang ang katawang loob? Sa pamamagitan ng pagsumamo ni Pablo. Ang sabi niya, dahil dito ay iniluluhod ko. Napakahalaga po yung manalangin tayo, hindi lamang para sa ating sarili, kundi sa bawat kapatiran natin na mayroong mabigat na problema. Sapagkat sa panalangin natin, matatanggap nila ang kalakasan na hindi nila nalalaman. At tignan niyo ang sabi sa verse 20 sa ating text, ngayon sa Kanya na makagagawa ng higit na sagana kaysa sa lahat ng ating hinihingi o iniisip ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Yun ang matatanggap ng ating mga ipinapanalangin, yung ating iniluluhog sa Diyos. Hindi maaring tanggihan ng Panginoon ang ibinigay niya sa ating kasangkapan para tumawag sa Kanya. May mga nakaimbak na pagpapala ang Diyos na handang ipagkaloob kapag ginamit natin ang means na ito, kasangkapang ito. Kaya ang Diyos natutuwa. Kaya ayaw mo ba ng power na higit pa sa iyong makakayanan sa isipan? Kalahe mo, magugulat na lamang yung mga taong ipinagpipray natin. Alam mo, sis, ganito, Brad, talagang mabigat yung problema, pero sa biyaya ng Panginoon, eh, kalahe mo, hindi kami nagutom, hindi, walang nangyari sa amin. Hindi nila alam, ipinalangin ng iglesia ang kapatid natin yon, kahit nandun pa siya sa ibang bansa. Pang-apat na dapat matanggap natin sa kapangyarihan ng panalangin ay ang opportunity or pagkakataon. Pagkakataon. Na pagkakataon, ito'y dumarating sa atin na sinasabi na, naku, nagkataon. Buti na lamang ganito nangyari. Buti na lang. Parang nabigyan ako ng daan sa problema kong ito. Ano yung pagkakataon? Anong doktrina yon na pinanghawakan natin? Providensya. Ito yung opportunity. Walang opportunity na aksidente. Ito'y providensya ng ating Panginoon. At ito ang nangyari sa taga-Korinto. Basahin natin ang 1 Corinthians chapter 3 na ito yung sinabi ni Pablo sa mga taga-Korinto. 1 Corinthians chapter 3 verse 5. Ganito ang sabi, ano nga ba si Apollos? Yan yung tanong ni Pablo rito sa mga taga-Korinto. Kasi yung Korinto rito, medyo nagyayabang sila na sila yung mga Kristiyano, gifted, lahat ng kaloob na sa kanila. Pero sabi ni Pablo, teka nga muna mga kapatid na taga-Korinto, ano nga pa si Pablo? Dahil pinagmamalakan nila si Apollos. Si Apollos pala. Pinagmamalakan nila, matalino ito eh. Magaling, magturo. At ano si Pablo? Mga lingkod na sa pamamagitan nila ay sumampalataya kayo ayon sa itinakda ng Panginoon sa bawat isa. Anong sabi raw? Sino si Apollos? Sino si Pablo? Bakit kayo dumating sa ganyang paniniwala?
dahil sila'y ginamit sa inyo upang kayo'y sumampalataya na itinakda ng Panginoon sa bawat isa sa inyo. So, mayroong opportunity, akala natin nagkataon, pero itinakda ito ng Diyos. Kaya ito mga taga-Korinto, naging Kristiyano sila dahil kay Pablo at kay Apollos. Hindi nagkataon ang kanilang pagiging Kristiyano. Lahat tayo may pinagmulan. May mga taong ginamit. Walang ditong naging Kristiyano, bigla na lang naging Kristiyano. Hindi ka makakarating sa iglesia kung walang nag-akay sa iyo. Hindi ka makakaunawa sa iyong pananampalataya na dito ako mamamatay niyo kung walang nagpaliwanag sa iyo, kung walang ginamit ang Panginoon. Hindi yung nagkataon. Lahat tayo hindi nabubuhay sa pagkakataon. Tayo ay nabubuhay sa providensya ng Panginoon. Ito'y gawa ng Diyos. Ito'y itinakda ng Diyos. At itong kapangyarihan ng panalangin. Bawat mga kalalakihan nagba-Bible study, hindi maaaring umalis yan na hindi nananalangin. Kaya na ang Diyos gumagawa ng daan at pinto sa mga ngaral, magugulat na lamang sila na sila'y tinatanggap sa isang bahay. Na sila'y tinatanggap sa isang lugar. Para bang ang Diyos ay nagbukas ng pinto para sa mga kalalakihan ito para makapag-Bible study. Tingnan nyo ang sabi sa 1 Corinthians 16. 1 Corinthians 16, 9. Ang sabi, sumubre yata ako. Hindi 16, hanggang, I'm sorry, 2 Corinthians pala yung nabuksan ko. 16, 9. Ang sabi ni Pablo, sapagkat isang maluwag na pintuan para sa mabisang paggawa ng ang nabuksan sa akin at marahil at marami ang mga kaaway. Sa kabila ng pangangaral ni Pablo, sa dami ng kaaway, ay maliwanag siyang nakapagturo, nakapangaral. May nabuksang pinto. Yun ang sabi ni Pablo, hindi yung nagkataon. Itinakda ng Panginoon yun. 2 Corinthians chapter 2 verse 12. Again, 2 Corinthians chapter 2 verse 12. Ang sabi ni Pablo, nang ako'y dumating sa Troas upang ipangaral ang Ebanghelyo ni Kristo, may pintong nabuksan para sa akin sa Panginoon. Nakita nyo, lahat po ng pagkakataon ay pinto ang ibinibigay ng Diyos para sa atin. Kung maghanap ka ng trabaho, may pintong nakalaan sa'yo. Hanapin mo lamang yung pintong ito. Tulad ng mga ibon. Ang mga ibon, hindi na kailangan magtrabaho, hindi na kailangan magtanim, hindi na kailangan maggapas. Puntahan lang nila yung inihanda ng Panginoon at matatagpuan nila. The same with us. Tulad din sa atin. Kung nais natin magtrabaho ng maganda na ayon sa kalooban ng Diyos, hanapin. Hanapin natin. At mayroong itinakda ang Panginoon. Sa mga kalalakihan, gusto mag-asawa, hanapin. At mayroong itinakda para sa kanila. Nagmumula sa kanilang puso, tagiliran. Hindi tulad noong kay Adan na panay hayop. No, mga hayop yung una niyang nakasama. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi mabuti sa isang lalaki na nag-iisa, kaya kumuha siya, itinakda niya ang katuwang mula sa puso o sa dibdib ni Adan. So mayroong itinakda ang Panginoon. Colossians chapter 4. Ganito ang sabi sa Colossians chapter 4. Verse 3. Na dapat nating ipagpatuloy ang ating panalangin tulad ngayong gabi dahil magbubukas ng pinto ang Panginoon sa ating mga ipinapanalangin. At idalangin din ninyo kami na buksan ng Diyos para sa amin ang pinto para sa salita upang aming maipahayag ang hiwaga ni Kristo na dahil din dito ako'y nakagapos. Ito'y salita ng isang mangangaral. Ang isang mangangaral, hindi siya nagtitiwala sa kanyang pinag-aralan na magiging maganda, magandang paliwanag niya, gagamit siya ng mga magandang interpretation. Malibang ang Diyos ang magbukas ng puso, alam natin si Lydia, malibang ang Diyos magbukas ng puso, walang silbi, lahat ng ginagawa ng mangangaral, tumalaw na siya at gawin niya ng lahat. Maraming humanga, pero sarado pa rin ang puso. Yan ang prayer ni Paul. Sa ating mga kalalakihan na mga ngaral, huwag tayong magtiwala sa ating inihanda.
kundi lagi nating dalangin na magbukas ang Diyos ng pinto sa puso ng bawat isa. Kaya nga, ayaw mo bang bigyan ka ng Panginoon ng pagkakataon na umakay sa iba? Tayo, sa ating mga pangangailangan, ayaw ba natin na bigyan tayo ng pinto ng Diyos, bukas na pinto, upang maabot natin ang itinakda ng Panginoon? Kaya anong dapat gawin? Manalangin. Manalangin, nagtitiwala sa kapangyarihan. At yan ay ang Diyos. Tayo manalangin, mga kapatid. Opo, Panginoon, salamat po sa isang pribilehiyo na pinagkaloob niyo sa bawat isa sa amin. Ito po'y panalangin. Hindi ito amin-amin, Panginoon. Ito po'y natutunan namin dahil ito ang itinuro ninyo sa amin. Tinanggap namin ang mga pamaraan nito, ang Acts, dahil kami po ay mga nagtiwala sa inyo. Maaring kami natuto na mga paraan ng panalangin sa relihiyon nung una, ngunit saan po kami tumatawag? At paano kami tumatawag? At gaano karaming panalangin ang aming pinagmamalaki na para sabihin kami mapanalanginin? Ngunit alam namin, Lord, sa inyo, hindi nyo kailangan ang napakaraming mga salita sapagkat kayo po ang kapangyarihan ng panalangin aming pong inabanggit sa inyo. Maraming salamat po. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay.